Nailigtas na mga doktor at nurse ng Ninoy Aquino International Airport ang isang bagong silang na sanggol. Inabando na siya sa loob ng isang palikuran sa Terminal 1 ng NAIA. Nakatutok si Susan Enriquez. Nagmamadali ang medical team ng Ninoy Aquino International Airport para isalba ang bagong silang na sanggol na ito. Ang kaawa-awang batang lalaki natagpuan sa loob ng isang palikuran sa NAIA Terminal 1. May bakas pa ng dugo ang baby. Nahirap na hirap huminga kaya ginamitan ng manual respirator. Kaya ganun na lang ang tuwa ng medical team nang umayos sa wakas ang paghinga ng baby. Umayos din ang kulay ng sanggol na nangingitim na kanina. Ang janitress na si Maricel Guliman ang unang nakakita sa baby sa loob ng basurahan pasado alas 10 kaninang umaga. Pero bago raw niya nakita ang baby, may isang babae raw muna siyang dinatnan sa loob ng cubicle ng CR. Nakita ko po yung babae kung ano yung tsura niya. Pero hindi ko siya yung talagang maano yung mukha. Mukha? Yung pangatawan niya, tapos yung baaba ng buhok niya. Makalipas ang ilang sandali ay nagmamadali na raw itong lumabas. Kinutuban daw si Maricel kaya sinilip ang cubicle. Dito na raw tumambad sa kanya ang isang itim na garbage bag, nakabuhol at may mga bahid ng dugo. Diyan namin siya nilapag. Nung pagbukas namin na ganun, bata talaga. Hindi siya umiyak, maitim na yung mga labi niya at yung mga kuko niya. Yung ginanunan siya yan ng nurse, pagka ganun, diniretso dito. Pagka ganun ng nurse, gumanon yung bata. Sabi ng nurse, buhay po. Matapos lapatan ng paunang lunas ng medical team ng NAIA, mabilis itong dinala sa Pasay City General Hospital. Ayon kay Dr. Silvet Saseda, full term ang bata at 2.7 kilo ang bigat. Ipinagpatuloy ang emergency protocol at binigyan ng gamot para sa posibleng impeksyon. Sumailalim din sa newborn screening. Nag-start na po kami ng IV fluids for hydration and then start na po kami ng antibiotics. And then we will do some laboratory work up para po malaman kung may mga infection. Stable po as of now, non-oxygen requiring po. Maganda po ang cardiac and autosat. Ita-turnover ang sanggol sa DSWD ayon sa administrator ng ospital kung may magpapakilalang magulang at aangkinin ng sanggol. Dadaan sa masusing investigasyon. May proseso sila, may mga interview sila, may list ng mga questionnaires para makita kung totoong nagsasabi siya ng totoo o hindi. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras.